Magandang buhay at welcome sa kusina ni Dante. At ang ulam na lulutuin natin ngayon ay isang napakasimple at napaka-healthy. Chicken ampalaya. At umpisa na natin ang pagluluto ng ating chicken ampalaya. Yung ating bawang, tatadtarin lang natin to ng pinong-pino. Tapos, gagamit tayo rito ng sibuyas. Not necessarily na white onion yung gagamitin nyo. Ngayon, kung anong available lang dyan, pwede nyo gamitin. At hihiwain lang natin to ng maliliit na dices. At gagamit ako rito ng chicken breast. Ngayon, pwede rin kayo gumamit ng hipon, pwede rin kayo gumamit ng beef, or pwede rin kayo gumamit ng pork. Depende po yan kung anong gusto nyong flavor. Ngayon, yung ating chicken breast, hiniwa lang natin to, mga 2 inches long. Tapos, hihiwain natin sa gitna. At hihiwain natin to sa maliliit na strips. Para mas madali maluto, tapos pasok na pasok talaga yung mga seasoning natin mamaya sa ating manok na igigisa. Tabi na muna natin yung ating chicken strips. At sunod nating ihanda yung ating ampalaya or better gourd. Tinanggalan ko na po to ng mga buto at yung gagawin natin ay hihiwain lang natin ng half inch yung kapal in slanting manner. Ngayon, sasabihin nyo medyo may kakapalan yata yung hiwa natin kasi half inch, baka mapait yung lulutuin nating ampalaya. May gagawin tayo rito sa ating ampalaya para mabawasan yung pait ng ating ampalaya. Gawa lang tayo ng soaking brine. Maglagay lang ng isang kutsarang salt, tapos isang kutsarang rice vinegar, tapos lagyan natin ng 1.5 liters na tubig, tapos haluin lang natin. Siguraduhin natin na madilute natin yung ating asin na nilagay. Not necessarily na rice vinegar yung gagamitin nyo. Kung meron kayong sukang paumbong, pwede na yon. Tapos gagawin natin dito ay ibababad natin yung ating ampalaya for about 30 minutes. Make sure na talagang nakalubog yung lahat nating ampalaya doon sa ating brine. For 30 minutes. Ngayon magpainit lang ng kawali. At lagay natin yung ating mantika. Tapos igigisa na natin yung ating sibuyas. At napakasarap ng chicken ampalaya natin pag medyo marami yung sibuyas niya ilalagay natin. Sauté lang natin to yung for 2 minutes, yung ating onion at saka yung garlic, or hanggang sa lumabas na yung amoy ng ating sibuyas at maging light golden brown na yung ating bawang. Para pala sa kompletong ingredients list ng ating recipe for today, nasa description box. Ngayon pag okay na yung ating sibuyas at yung bawang natin, sunod nating ilagay yung ating chicken breast. Ito yung hiniwa natin ng maninipis at hiniwa natin sa strips. Gagawin natin dito ay stir fry lang natin for a few minutes hanggang mag-iba yung appearance niya, maging kulay puti na yung itsura ng ating chicken breast. Para masigurado nating maluto talaga natin yung ating chicken breast, maglalagay tayo ng konting tubig. Tapos gagawin natin ay tatakpan natin for 3 minutes. Kung napapansin nyo, medyo dumami yung sabaw na nilagay natin. Actually, hindi yan na hindi ko dinagdagan ng tubig. Yan yung juice ng ating chicken breast na na-extract tapos nahalo doon sa ating tubig. Lagay na natin yung ating ampalaya. Ito yung binabad natin kanina sa brine. Yung salt at saka yung rice vinegar, binabad natin ng 30 minutes.
Gagawin natin dito ay haluin lang natin, stir fry muna natin. Saglit. Tapos lagyan na natin ng seasoning. Lagay tayo ng black pepper powder. Lagyan natin ng salt at magdadagdag din ako ng konting sugar. Tapos haluin muna natin saglit. At masarap yung chicken ampalaya pag yung ampalaya mo ay medyo may konting crunch pa, hindi overcooked. Nako, napakasarap. Naglagay na rin tayo ng soy sauce at saka ng oyster sauce. Ngayon gagawin natin dito ay tuloy-tuloy lang nating haluin or i-stir fry lang natin for 3 minutes. Sa hanggang maging lumapot yung sauce natin at halos mag-evaporate na. At iwasan natin ma-overcook yung ating ampalaya para napakasarap. Tapos pag okay na, transfer lang natin sa serving plate at pwede na nating i-enjoy yung ating chicken ampalaya. Sigurado po akong nagustuhan nyo yung ating recipe for today. Please like and share the video. Tapos kung bago po kayo sa ating channel, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Thanks for watching at ito ang kusina ni Dan Levy.